Sa isang mapanglaw na gabi, isang lalaki ang makikitang naglalakad sa gitna ng lansangan. Ang tunog ng kanyang mabagal at tila pagod na mga hakbang ang tanging naririnig sa gitna ng katahimikan ng lugar. Bukod sa mahina at magkakalayong ilaw ng poste sa kalye, ang buong paligid ay nababalot ng kadiliman na dumaragdag lamang sa kalungkutan ng lugar na iyon. Mababasa sa mukha ng lalaki ang kapaguran at panghihina, hindi lamang ng katawan, ngunit maging ng kanyang diwa at kalooban. Habang naglalakad, bukas man ang kanyang mga mata ay tila wala namang itong nakikita. Mababakas rin ang lungkot sa kanyang nakabagsak na mga balikat at nakalupaypay na mga braso. Bahagya lamang umangat ang kanyang mga paa sa lupa at tila hinihila na lamang niya ang mga ito upang patuloy na maglakad. Ang nakabibiging katahimikan, ang mga nakapinid na bintana ng mga tahanan, at ang madilim na lansangan ay parabang pakikiisa ng mundo sa kanyang kalungkutan. Isang malamig at banayad na ihip ng hangin ang gumising sa kanyang ulirat. At sa isang bahagyang nakabukas na bintana ay naaninig niya ang matamlay na liwanag mula sa loob ng isang lumang kapilya. Hindi man niya alam kung bakit, tinungo niya ang pintuan ng kapilya at sinubukang itulak ito ng marahan. Bumukas ito ng kaunti, ngunit sapat upang makita niya ang nasa loob. Maliit lang ang kapilya at may dalawang hilera ng mga mahabang kahoy na upuan sa magkabilang bahagi. Sa gilid ay may hanay ng mga makikitid at pahabang mga bintana na lahat ay nakapinid bukod sa isa. Doon nagmula ang kanyang naaninag na liwanag. May kakaiba siyang naramdaman sa lugar na iyon, waring nag-aanyaya sa kanya na pumasok, kung kaya't iyon nga ang kanyang ginawa. Nagpalinga-linga muna siya, ngunit wala siyang nakitang tao sa loob. Halos ang buong istruktura ng lugar ay gawa sa kahoy na nababalot ng kupas na pintura at natutuklap na nga sa ibang bahagi. Ang mga upuan ay maalikabok at halatang matagal nang hindi nagagamit. Ang altar ay payak ngunit may puwersang humihila sa kanya upang lumapit dito. Nang marating niya ang harapan ng altar ay umupo siya sa unahang upuan. At sa kanyang pagkakaupong iyon ay lalo niyang naramdaman ang kapaguran ng kanyang katawan, isip at kaluluwa. Para bang gusto na niyang bumagsak na lang sa sahig dahil sa bigat na dala ng kalooban. Pumasok muli sa kanyang isip ang patong-patong na problema at kabiguan sa buhay. Gusto niyang sumigaw, umiyak, ibulalas ang lahat ng lungkot at sakit na nararamdaman. Ngunit sa huli, isang malalim at mahabang hininga lamang ang kanyang nagawa. Sa puntong ito ay muling umihip ang hangin sa labas, kasabay ng lawiswis na mga sanga at dahon ng puno. Bahagyang pumasok ang simoy ng hangin sa kapilya at umandap-andap ang liwanag sa loob. Doon niya napansin ang pinagmumula ng ilaw. Sa gilid ng altar ay may apat na kandila. Muli ay parang may tinig na tumatawag sa kanya upang lumapit dito, kung kaya tumindig ang lalaki at naglakad palapit sa mga kandila. Tumayo siya sa harapan ng mga ito at tinitigan ang apat na puting kandila. Nakakamalik mata ang tila kumakaway ng mga apoy nito.
Hindi niya alam kung pinaglalaruan siya ng kanyang diwa, ngunit parang may buhay ang mga kandila at sa pamamagitan ng kanilang pagliningas ay nangungusap sa kanya. Hindi siya makapaniwalam nang marinig niya ang tinig ng unang kandila. Alam niyang ito'y imposible, ngunit malinaw ang kanyang naririnig kung kaya't pinakinggan na lamang niya ang sinasabi nito. Ako ang kandila ng kapayapaan. Ang aking liwanag ay nagmumula sa kapayapaan sa mundo at sa kapanatagan sa puso ng bawat tao. Sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon, nananaig na ang kaguluhan laban sa kapayapaan at natatabunan ng ingay ang katahimikan. Habang nagsasalita ang kandila ng kapayapaan, ay kapansin-pansin na humihina ang kanyang paglingas. Ang gera, mga patayan, at ang pagwawalang halaga sa karapatan at buhay ng tao ay unti-unting kumikitil sa kapayapaan sa mundo. Sa loob ng pamilya naman ay namamayani ang alitan at kawalan ng katahimikan. Maging sa kalooban ng bawat tao ay nananaig ang pangamba, ang mga alalahanin na walang katapusan. Sa kasuluk-sulukan ng ating isipan ay mayroon pa rin pagkabalisa. Mayroong mga gumugulo sa ating pagkatao. Wala nang mahanap na kapahingahan. Wala nang kapayapaan sa ating mga puso. Pagkasabi noon ay tuluyan ng namatay ang sindi ng kandila ng kapayapaan. May biglang naramdamang pagkabagabag ang lalaki. Kumunot ang kanyang noo na parang may iniisip ngunit hindi alam kung ano iyon. May takot rin siyang naramdaman ngunit nabaling ang kanyang pansin na magsalita ang pangalawang kandila. Ako ang kandila ng pananalig. Ang aking liwanag ay nagbumula sa pananampalataya at ugnayan ng tao sa Diyos. Sa mundong ating ginagalawan, ang lahat ay abala sa napakaraming gawain at alalahanin. Ang lahat ay nagmamadali at wala ng panahon upang tumigil at kausapin ang Diyos. Ang kanyang mensahe at ang pagtawag niya sa atin ay inanod na lamang ng ingay ng mundo. Sa pagpapatuloy ng kandila ng pananalig ay unti-unting nababawasan ang kanyang liwanag. Halos buong buhay ay inilaan natin sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating katawan. Kaya't wala nang natira upang punuan ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Ang pananalig sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal ay napalitan na ng pagdepende sa siyensya at teknolohiya at pagtitiwala sa sariling kakayanan. At dahil sa dami ng ating ginagawa ay tila wala nang puwang ang Diyos sa ating buhay. At kasabay nga noon ay tuluyan nang nawalan ng sindi ang kandila ng pananalig. Nalungkot ang lalaki at hindi niya maipaliwanag kung bakit ang pakiramdam niya ay may nawala. May biglang naging kulang sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa nga niya mapagtanto ang nararamdaman, ay nagsalita ang ikatlong kandila. Ako ang kandila ng pagmamahal. Ang aking liwanag ay nagmumula sa bukal ng pag-ibig na nananahan sa puso ng bawat nilalang. Ang kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Isang malungkot na katotohanan na paunti ng paunti ang mga taong handang itakwil ang kanilang mga sarili
alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Sa kasalukuyang henerasyon, ang pinahahalagahan na lamang ng mga tao ay ang kanilang mga sarili. Ang diwa ng pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan ay napalitan na ng ugaling kanya-kanya at walang pakialam. Naglaho na nga ang tunay na pagmamahal sa puso ng bawat tao. Iyon na lamang ang nasabi at tuluyan nang naubos ang ningas ng kandila ng pagmamahal. Hindi na malaya ng lalaki na pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na parang may kumirot sa loob. Kasabay noon ay biglang nakaramdam siya ng panlalamig na may kahalong pamamanhid ng kalooban. Sa puntong iyon ay nagsalita ang ika-apat na kandila. Ako ang kandila ng pag-asa. Ang aking liwanag ay nagmumula sa paniniwala ng mga tao na may magandang bukas na naghihintay sa kanya. Nakasama niya ang Diyos sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, kung kaya't nananatiling buhay ang pag-asa. Ang aking pagningas ay pinalalakas ng mga taong mahihina, naghihirap, at nagdurusa. Sapagkat wala na silang panghahawakan pa kundi ang Diyos at ang dala niyang pag-asa. Ito ang nagpapatatag sa kanila upang patuloy na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Habang may natitirang apoy ng pag-asa, hindi maaaring mawala ang apoy ng kapayapaan, pananalig, at pagmamahal sa mundo. Nang marinig ng lalaki ang mga salitang iyon, ay nabuhayan siya ng loob. At para bang may nanumbalik na lakas at sigla sa kanya. Naging malinaw rin sa kanyang isip kung ano ang kanyang dapat gawin. Agad-agad niyang kinuha ang kandila ng pag-asa at mula sa apoy nito, ay muli niyang sinindihan ang mga kandila ng kapayapaan, pananalig, at pagmamahal. Nang matiyak niyang nagniningas na muli ang apoy ng lahat ng kandila, ay maingat niyang ibinalik ang hawak na kandila sa dating kinalalagyan nito. Pinagmasdan niya ang apat na kandila na ngayon ay masiglang nagniningas sa kanyang harapan. Kasabay ng pagliwanag sa loob ng kapilya ay nakaramdam rin ang lalaki ng kaliwanagan ng kanyang isip at pananaw sa buhay. Ang lamig na kanina lang ay bumalot sa kanya, ngayon ay mabilis na napalitan ng kaaya-ayang init sa pakiramdam. Matagal niyang tinitigan ang mga kandilang iyon. Maraming mga alaala ang nanumbalik sa kanyang isipan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nabigyang linaw ang kanyang mga alalahanin at nasagot ang kanyang matagal ng mga katanungan. Makalipas ang mahabang pagninilay ay bahagya siyang yumuko. Tanda ng kanyang pagpapaalam at naglakad na patungo sa pintuan ng kapilya. Bago lumabas ay muli niyang nilingon ang apat na kandila, ngumiti at pabulong na nagpasalamat. Kung anuman ang kanyang hinahanap ay natagpuan niya iyon sa lugar na iyon. Lumabas siya sa kapilyang iyon na may kakaibang pakiramdam. May bigat pa rin sa kalooban ngunit alam niyang hindi na siya nag-iisa. Pagod pa rin ang katawan, ngunit may paghuhugutan ng lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay. May mga alalahanin pa rin, ngunit may tiyak na direksyon na tatahakin. At batid niyang may mga pagsubok pa rin
na naghihintay ngunit mayroon ng malinaw na kahulugan at layunin sa buhay. Naglakad na muli ang lalaki pabalik sa kanyang pinanggalingan. Madilim pa rin ang paligid, ngunit sa kalayuan ay nagbabadya ang liwanag ng umaga na may hatid na bagong pag-asa.